So guys, ang kikwento ko ay share ko sa inyo. Napakahirap talaga noon. Nung gusto mong iparamdam sa magulang mo dahil siya na lang yung nabubuhay sa bahay na to, na gagabay sa mga anak niya, magpapangaral sa kanya, magpapangaral siya sa mga anak niya. And then, siya pa yung magulang, siya pa yung model dapat namin para hindi kami gumaya sa kanya dahil naranasan niya yung magbisyo, manigarilyo. And then, ako, by 2019, June, talagang first week ng month, pag sa gabi, hirap na siya matulog. Talagang umuubo. Awang-awa ako sa nanay ko kasi gusto ko siyang makatulog ng maayos na siya ay hindi nagtutulog kasi napanood ko nito kay Doc Willie. May mga ganong sabi, diferensya. And napakahilig nila sa paninigarilyo. Lahat ng kapatid ko, ako lang yung hindi naninigarilyo. At talagang sabi, lagi namin pagtatalunan. Ako concerned kasi ako sa kanila. Kasi karamihan yata sa mga vlog ko, sa mga video ko, sigarilyo eh. Walang bisyo na hindi ka magsisisi balang araw. At may mga iba't ibang drawing sa sigarilyo din mo. Yung paisema, hika, yung bata, may sugat sa paa, walang boses. Marami dun eh, pero dream mo, hindi sila naghihirap kasi ito naghihirap sila. Hindi sila maninigarilyo. Ang dami nilang sinunog na pera. Mukha na isang sigarilyo, susunugin. Ang benepisyo nga sa kanila, di maganda sa katawan nila. Pero, mapapansin mo, ang dami may sakit. Tapos, nakakasira pa sila ng kalikasan. Unang-una, yung usok nila. Nakakapagpadumi. Pangalawa, wala silang isip kahit na may mga bata. Ako mismo nakakita sa labas ng kalye. Nanay niya mismo buntis. Tapos meron siyang batang alaga. Tapos yung nanay, kahit buntis na, naninigarilyo pa. Sabi ko, wow, shit. Talagang nakapagsabi ka ng ganun. And sa Lucena nga, may batas na bawal na manigarilyo. Kahit saan, talagang kahit nga magmahal na sigarilyo, meron pa yung naninigarilyo. Siguro talagang bisyo na nila. Ang hirap talaga kasabi mo, gusto ko na nga yung bisyo ko eh. Pero hindi nila kaya. And then talagang ako, dati nagbisyo na rin ako ng paninigarilyo. Tinigil ko yun kasi nag-alaga ako ng matanda. Nakita ko yung paghihirap niya. And mismo siya, sinuko niya sa rin niya na hindi na siya maninigarilyo noong makatikim na usok. Talagang, may paraan naman eh, kasi may paraan naman. Kapag ayaw mo, may paraan. Pero pag gusto mo, may dahilan. And talagang, yun yata yung parang nagkaroon kami ng this understanding ni Diego. Kasi, kaya hindi na ako nabunta sa kanila, sa kanya. Sobrang doon lang napaparamdam sa nanay ko na mahal ko sila, may malasakit ako sa kanila, kasi tigilan na yung paninigarilyo. Wala akong binatbat kasi una-una, hindi ako successful. Hindi ako nagtagumpay sa pag-aaral. Hindi ako nakakatulong sa pamilya ko. Balakid pa ako sa kanila.
Tapos, sa totoo lang, hindi na ako nangingiron sa kanila, sa Pamimera. Hindi na nga ako nag-asawa kasi nga, karoon din ako anak, baka madami ko sa kahirapan. Pero, kung gusto niya lang gumanda ang buhay ng pamilya, alam mo kaya gumugulo ang buhay ng pamilya kasi meron diyang mga magulang na sila pa yung pasimuno ng kaguluhan. Unang-una, yung tatay, nanay, naninigrilyo. Mga anak, naninigrilyo din. Mismo sa kanila mismo, mga magulang, sila na yung masamang epekto sa kanilang mga sa mga kanilang mga anak kasi nagiinom, naninigrilyo, tapos ganun-ganun pa. Yung ipang-iinom na lang ng anak, pambili na lang ng pagkain eh. Kung paninigrilyo, pambili na lang ng ulam. So, lalo sila nagigipit. And yung magulang, hindi pa marunong mag-budget. Kaya naman si anak, kagaya ko, asa din sa magulang. Talagang ano, talagang mahirap. Siguro, iba kasi yung katwira ni mama. Pero wala nang magagawa yun. Kasi, ano lang eh. Ayoko sabihin to ha. Pero sabihin nga na, iba kasi yung ano, iba yung ginagawa ng bobo at iba yung ginagawa ng matalino. Yung matalino, naghahanda ng pera, parang guyam, tag-init pa lang, nag-iipon na sila ng ano, yung mga guyam, mapapansin mo, kung pag-aaralan mo, tag-init pa lang, nag-iipon na sila ng kayamanan, mga pagkain, pero oras na sila'y abuti ng tag-ulan, nandun lang sila sa ano, sa loob nila, meron silang pagkain na makakain, kahit baguhin man o ulan, dumaan may mga ulan, may pagkain sila na ipon. Yung walang alam, basta magaling ako mag-manicure, kahit lumabas lang ako, makakadali siya ako ng pera, yun. Madali akong kumita, pero sa totoo lang ba, madali nga siyang kumita ng pera, ubus-ubus din naman yung pera nila. And nakita ko yung kay mama, then, sa dami niyang anak, ilang kami, ako pa nga yung hindi successful eh. Tapos, yung mga ibang tao, sama ng tingin sa amin, sa akin, walang yun. Pero, sila naman, wala din naman alam sa buhay namin eh. Ang gusto lang ng mga ibang tao, manira na manira, yun na, wala ko pwede si Michael, wala, yun lang, ganun lang. Then, siguro, wala, tago-tago nga lahat dito. Wala, sa bahay namin, wala ka makikita mga kung ano yung tapos ko, ano yung certificate ko, ano yung narating ko, ano yung nagawa ko sa mundong to. Hindi, wala. Wala, dati kami may family photo. Hindi kami nagsasabay-sabay. Kasi nga, dati, dream ko magkaroon kami ng family picture. Hindi nangyayari yun. Yung time na, ano, na meron ako na ako yung kumuha ng picture ng kapatid kong babae, kapatid kong bunso, yung anak ko, tsaka yung tatay ko, tsaka nanay ko. Nagkaroon ako yung photographer. Ako yung photo. Gusto ko nga ipa-edit yun sa magaling na Adobe Photoshop. Wala kaming ganun. And then, parang bang may panganak lang sa mundo, wala yung magulong na dapat ganito yung gagawin mo. Ito dapat na gawin mo sa buhay mo, ito yung dapat na pwede ko itulong sa'yo, hanggang dito na lang ako sa'yo, Michael, hindi na kita pwede tulungan, ito yung dapat mong ganun, pag natapos ka, tulungan mo na ng kapatid mo, ganyan-ganyan. Para ba magkakaroon ka ng ano, ma, sige, tulungan mo po ako, tapos pag tulungan niyo po ako, tulungan ko po yung mga kapatid ko, hanggang sa umundan po tayo, tapos sa akin po yung pagkain, kaya gato na lang yung ulam, ako na po ibayarin sa kuryente, ako na po magbabayad ng tubig. Wala kaming sunuran, kaya kami, watak-watak kami. And sa magkakapatid naman, iba-iba ugali, merong malambing, merong madamot, meron namang pakailang meron, meron namang easygoing, may lahat namang katotoo niya. And sa ibang pamilya pa nga, what more pa kung sa amin, sa ibang pamilya pa, iba-ibang mga ugali. And anong time na yun, parang wala. Laging siya na siyempre. Adi sabi nung ano,